days na sa akin tong camera na to, pero hindi ko alam paano ko natiis hindi gamitin. Kaya hindi ko pa siya binubuksan kasi meron akong kailangan trabaho na tapusin. For 3 days na editing, hindi ko binuksan yung camera dahil sabi ko, pag bubuksan ko to, gusto ko i-unbox ko siya para, alam mo yun, makita ng mga tao kung ano yung mga kasama. Kanina, katatapos ko lang ng trabaho ko, katatapos ko lang mag-edit ng mga videos. Kaya makikita nyo, nakasando pa ako, lahat, as in, sobrang haggard. Kasi may tendency na pag nag-edit ako, nakakalimutan ko maligo. So the whole day na naman ata ako hindi naligo, yuck. Makikita nyo sa mga stories ko na titignan ko lang ng titignan yung paper bag ng Henry's kasi doon ako bumili ng camera. And yun, finally, mabubuksan ko na siya. So, nung isang araw, kinuha ko siya. Ito yung video, panoorin nyo. Ngayon, pupunta tayong Trinoma kasi kukunin na natin yung pinre-order nating ZV-1. So, ito yung bagong labas ng Sony. And sabi nga nila, ito yung pinaka-sought-after vlogging cam ngayon 2020. Finally, nakinig na si Sony na magkaroon ng flipping screen. Basta, nagkaroon na siya ng screen na pwede mong i-rotate para makita mo yung sarili mo. Hats off sa inyo, Sony. Kaya lang, kahapon, sobrang nagulat ako kasi lumabas na rin yung Sony A7S3. Alam naman nating lahat, sobrang ganda nun and ang daming tao naghihintay nun. Isa na ako sa naghihintay nun. Tapos yun, grabe guys. Ano na, sorry. Manubela. Guys, yung Sony A7S III, 10-bit na. Tapos 4K in 120fps. Grabe yun, man. O, tsaka na yun. Sobrang excited lang ako kasi makukuha na yung ZV-1 ko. And plan ko to gamitin as my daily camera for vlogging. Magvo-vlog na ako everyday. Pag nakuha ko to. Yun yung pangako ko sa sarili ko. Sabi ko, investment. Sobrang excited na ako. As in, kaka-text lang nila sa akin and sabi nila, nandun na yung camera na pinire-order ko sa nila. So, drive lang ako. Ngayon guys, nandito na tayo sa Trinoma. Pina-follow naman nila yung protocols dito. As in, sobrang layo ng tao, bawat isa. And yun, hidro muna tayo. Tapos na tayo mag-withdraw. Ngayon, hinahanap na natin yung Henry's. Medyo nahihirapan na ako mag-withdraw kasi may limit nga pala yung card. Buti na lang may cashless withdrawal yung mismong ATM. Ayan, papunta akong Henry's ngayon. Actually, parang andali nga mag-vlog ngayon na may pandemic kasi onti yung tao sa mall. Hindi nakakayang itaas yung camera mo. Pero yun, ingat pa rin. As much as possible, wag lalabas. Nandito na tayo sa loob ng Henry's. Hinihintay ko na lang yung ZV-1 ko. Ito po. So yun, hinahanap lang nila yung handle grip na free. Ito. Ito. Ayun, nakita na nila ato yung grip. So yung binili ko kasi pre-order, meron siyang libreng grip. So namo problema kasi sila dahil pagbukas nila ng isang box, walang grip na kasama. So yun. Meron din libreng SD card kasi pre-order nga yung ginawa ko. Thank you. Salamat. So yun. Nabili ko na. Pupunta na ako sa 4K. Sobrang saya ko kasi antagal ko hinintay na tong camera na to. Matagal na siyang lumabas sa US pero dito sa Asia medyo na-late siya. Finally, nandito na. And gusto ko kasi sobrang compact niya. Bagay siya sa mga mahihiyain vloggers kagaya ko. Yes, mahihiyain ako. And maganda dito, pinakinggan na tayo ni Sony na magkaroon ng flip-out screen. Flip-out? Flip-up? Flip-out? Flip-pipi-screen? Flip-screen? Flip-screen? Ewan ko, hindi ko alam. Basta flip-screen na pwede mo makita yung sarili mo habang nag-video. Kasi ngayon, yung gamit kong camera, hindi ko nakikita sarili ko, so nanguhula ako. Isa lang yung camera ko talaga na pang video. Kaya sabi ko, baka ito na yung perfect time na bumili ng bagong camera kasi sira yung audio input ng camera ko. And hindi ko mapadala sa Sony para maayos dun sa warranty dahil mawawalan ako ng camera. Mahirap na dahil if nagkaroon ako ng biglang work tapos wala akong camera, wala akong gagamitin. Nagdadailan ka lang dyan. Hindi ko na patatagalin dahil alam ko naman hindi ako yung hinihintay nyo dito. Binili ko yung camera sa Henry's. Sobrang suki ko sa Henry's. Alam nila yan. Baka naman, Henry's. And for sure, magiging sikat to sa Pilipinas dahil maraming aspiring vloggers na. In-unbox na siya ni ate sa store
dahil kailangan nilang tingnan yung serial number for warranty. Pasensya na, sobrang kalat. Wait. OC ako. Pinalitan ko yung lente ko para mas closed. Ang gamit ko ngayon ng 24mm ng Tamron. Thanks, Tamron. After 3 days ng 4 a.m. na natutulog, ilang araw na pagod, parang umingay-ngay yung lens. Okay, ito na talaga final. So, binalik ko muna yung lens para sure ako na kasha lahat. Laman nung parang box pag nag-pre-order ka. Meron siya 64GB. Meron din siyang grip na VCT SGR1. Sobrang weird talaga ng pangalan ng mga gamit ng Sony. Diba ilang beses ko sila sabi sa inyo yan? Basically, grip lang siya na pwede mo i-connect sa camera mo. Para pag mag-record ka, hindi mo na kailangan i-click yung physical button ng camera mo. Dito ko nila mag-click. Guys, sorry ah. Medyo mainit dahil alas stress na. Pinatay ko na yung aircon and ayoko naman mag-electric fan dahil maingay. So, ganito yung itsura niya. Sobrang liit lang. Pwede siyang maging tripod. So, meron siyang record button! So, meron siyang record button. Tsaka pang photo and zoom. Yan. So, noona, pinaplano ko siya ibenta pero feeling ko gagamitin ko na lang dahil nandito na at nabuksan ko na. Record button. And meron siyang pouch na kasama. So, yun. May pouch yung VCT SGR1. Hindi ko lang alam if sa Asia, bakit may kable pa yung kasama nila. Pero sa US, yung nirelease ata, Bluetooth na. Ito, di kable pa. Wala naman ako reklamo, sinasabi ko lang at sinishare ko. Sipin nyo guys, alas stress ako nag-unbox para lang mabuksan ko na dahil hindi ko na mahintay. Sipin mo, tatlong araw lang siya nandun sa sulok. Tatlong araw nandun sa sulok yung paper bag na hindi ko binubuksan. Usually pag ako, pag nasa akin yung gamit, binubuksan ko na sa parking lot pa lang. Eto, sabi ko, after John, para magawin mo ng video, tapos reward mo na rin sa sarili mo dahil sa ginawa mong trabaho for the whole week. Daldal ko. Anggalin natin para hindi makalat. Ka-OC. Ang pinakihihintay. Ang Sony ZV-1. Sino bang hindi excited pag may bagong camera, di ba? So, eto na. I'm sure ganito rin kayo pag nagbubukas kayo ng bago nyong gamit. Dati, pinagtatawanan ng mga tao na merong nilalagay na tape na dead cat para sa mga compact camera na to. Ngayon, guys, kasama na siya. Meron akong ganito sa video micro ko eh. Wait lang. Ito yung dead cat. Ito yung dead kitten. So, ito yung dead cat. So, ito yung nag-minimize or nagtatanggal ng wind noise para walang hissing sound. Diba? So, basically, yun yung use niya. Pinaganda na rin nila yung quality ng audio dito sa ZV-1. Gagawa tayo ng mga test mamaya. Ay, hindi pala mamaya. Actually, mamaya na dahil umaga na. Pero, para sa akin, bukas kasi hindi pa ako natutulog. Ilang araw na. So, gagawa tayo ng test mamaya. Kasi kung papanoorin nyo naman to, yung video, isa lang. So, kunwari na lang, hindi ko shoot ng ilang araw. So, yun. Ano daw? Shemay! Sobrang saya ko. So, guys, ang ganda niya. May flip-out screen siya. And ang sarap niyang hawakan kasi may grip dito eh. For a small cam, hindi siya weird hawakan dahil may grip. First time ko ito nahawakan. So, what's up vlog? Yan, ganyan siya. Napansin ko, plastic yung build niya, yung quality. Pero hard plastic, alam mo yung premium pa rin yung pagkagawa kahit plastic. Kung mapapansin nyo, para siyang, ano ba to? RX. Oh, yung mga RX camera. Para siyang RX 100 series, pero wala ng viewfinder. So, ito yung audio. Oh, meron silang tinatawag dyan. Audio na something. So, tim. Yan na yung audio nyan ngayon. In-improve nila yung audio. Ang cute. Dati, tinatape lang nila itong mga dead cat. Ngayon, meron ng kasama sa mismong loob ng box.
isipin niyo yun. And sorry Erica, kasi hindi ko nasabi sa'yo yung bibili ako, pero I'm sure magagamit mo na to dahil mahilig ka mag-vlog and sobrang liit lang niya. Yun lagi yung problema mo, di ba? Malaki yung camera ko, so ito, maliit. Mamaya, itetest ko to pag-ising ko. Dahil ngayon, gusto ko na matulog at nakita ko na siya at nahawakan ko na siya. Naamoy ko na rin. Kasi sobrang tagal na nandito sa bahay ito, nanonood ako ng reviews kahit nandito na siya. So, ganun ko siya tiniis. Huwag buksan. Para lang ma-unbox ko sa inyo, guys. Para kasama ko kayo sa experience. Ako nanonood din ako ng unboxing, tapos natutuwa ako. Almost the same feeling nung nakukuha mo siya. So, kaya gusto ko i-share sa inyo yun, guys. Galing itabi ang box para mabenta mo pa rin ng magandang halaga pagdating ng panahon. Kasi syempre, ang gadgets, ano yan eh. Maganda yan pag naipapasa mo sa mga taong wala pa noon that time. Kagaya nung iba kong gamit, nabenta ko siya, tapos napakinabangan pa ng ibang tao. So, yung battery niya, kagaya ng mga sa RX series, ang NPBX1. Medyo maliit lang, so i-advise ko lang kayo siguro na bumili kayo ng set of batteries kasi mabilis maglobat itong mga maliit na baterya. Ang bili ko dito guys, 42,000 pesos. Pero ngayon, 47,000 na siya. So, sulit na sulit talaga yung pre-order kasi nagkaroon ako ng almost 5,000. Almost 7,000 worth of freebies. Hindi na ako mag-aalala kasi nakikita ko na yung sarili ko gamit tong camera na to. Oh, ba't di bumukas? Ah, okay. Kasi hindi ko pa siya nabubuksan. First pa lang siya, kaya ganun. Oh my God! Nakita niyo yun? Nakita niyo yun? Wala pa siyang SD card. Kamusta? Yan. Ngayon, sa video na to, lilipat na ako gamit ang Sony ZV-1. Ito yung first video natin. Wala pa akong binagalaw. Kinlik ko lang yung record. Gusto ko lang makita yung paano mo magagamit yung camera sa unang-unang pagkakuha mo. So, yun. Ito pala yung feeling ng nagvo-vlog na nakikita mo yung sarili mo, no? Vlogger na ako! Vlogger! So, sobrang saya ko lang. And sobrang sabaw at the same time. Bukas, test natin to. Good nights. Wow! Vlogger transition! So, ngayon, binuksan ko yung picture profile. Pili ko yung PP6. Hindi pa rin ako matulog. Kala ko matutulog na ako. Dahil dito na rin tayo, try natin yung product showcase na to. And ngayon, onboard mic to. Hindi ko alam kung ano yung tunog. Perfect siya talaga for vloggers. Dahil yung mga kadalasan yung mga, siguro si Erica, nagme-makeup ano siya, tutorial. Pag may papakita siyang gamit, sobrang bilis! Grabe! Damn! Totoo nga! 1, 2, 3. Damn! Guys, kahit tagilid, kasi usually yung focus sa mata eh, diba? Or sa mukha. So ngayon, hindi mo na kailangan takpan yung mukha mo para mag-focus. Nagpo-focus na lang siya bigla. Medyo mabagal yung auto-focusing ng... Wow! Grabe naman yun. Ah! Naka-on din pala yung pampakinis sa mukha. Wait lang, papatayin ko. Meron siyang 3 modes ang pampakinis sa mukha. So ito yung standard mode ata. So ito naman yung low. Hindi ko alam if may difference. And next, try natin i-high. Mid pala yung kanina. So ito yung high. And for sure, i-off ko yan kahit durug-durug yung mukha ko kasi. But may flip-out screen ka na dyan, di mo palang ginagamit. Makikita ko pala, so wait lang. Yun nga, sobrang kinis yung mukha ko. Medyo awkward, ayoko nyan. So yan guys, naka-off na yung pampakinis na mukha. And I'm sure ito lang naman yung mode talaga na gagamitin ko. So yun nga, tiyatry natin yung product showcase niya and sobrang responsive na parang bigla ka nalang magugulat, naka-focus na, hindi mo na kailangan takpan yung mukha mo. Kunyari, ito, perfect, nagkukwento ka, ganyan. Tapos gusto mong biglang may mag-focus na product. Yan. Damn. So, parang bilis. Mukha ang kukunin sa akin ni Erica to ah. Damn. Kunyari, magpapakita ka ng product sa harap. Ganun kabilis. And may macro siya. Parang macro to. Ito yung mga lumawang camera. So yun yung product showcase. So itong grip, pwede ka mag-zoom out, zoom in dun sa grip. Yeah. Yung background defocus, one click lang siya. So magkakaroon ka na ng separation dun sa background mo mismo. Pag ito, ito yung defocus. Ito naman yung clear. So, nakita niyo ba yung difference? Ito yung defocus.
Tapos, ito naman yung clear. Basically, yung ginagawa niya, binabago niya lang yung aperture mo. Hindi siya yung parang fake na parang sa iPhone or sa Samsung na titignan niya yung edges para gawing blurry yung background. Pero dito, binabago niya yung aperture mo. Mas binababaan niya yung aperture mo para magkaroon ka ng background separation talaga. So, napansin ko, sobrang haba na pala nitong video na to. 15 minutes na yung video. Wala pa yung mga product shot ko. So, I've decided to cut this video in 2 parts. And yun, abangan nyo na lang yung second part. Dito ko na lang tatapusin yung video. So, I hope nagustuhan nyo yung pag-unbox ko. So, please click like, subscribe, comment down below if meron pa kayong gusto malaman about sa camera na to. And yun, thank you for watching this video. Salamat! See you! Uy, abangan nyo yung part 2 ah. See you next vlog. Uy, putak teh!